welcome back to my YouTube channel. At ngayon ay magluluto tayo ng hito kasi may nagbigay sa akin ng hito galing sa Bulacan. So, eto siya. Ayan! Gumagalaw-galaw pa siya, mga sangkay! Ngayon, problema ko siya, paano ko ba siya lulutuin? Hindi ko alam paano patayin. Sabi, pukpukin daw sa ulo, kawawa naman. Wait lang, salin ko sa lababo. Sisentensyahan ko muna mga sangkay, so we'll be right back. May hito sa lababo ko. So ayan, mga buhay pa po sila. Gumagalaw-galaw, paano ko ba sila pupukpukin? So lilinisan natin siya. Ayan. Wala nang ulo, gumagalaw-galaw pa siya. Speak. Para nakakatakot siya. Ha? Tingnan. Parang ano, shark. Ay! Ay! Magalaw-galaw pa siya. Ilap na na ito. Ang kalat. Ang dami mo kutsil yun. Ikat mo yan pa. So, lalagyan natin ng asin. Naputol ko na yung kanyang ulo. Lalamasin natin ng asin para mawala yung kanyang yun. Nawawala yung kanyang, di ba, ano ba to, yung kanyang pagiging malagkit. Ay, ano ba yan? Madulas. Ay, no, pag inan mo siya ng asin yan, irarab-rab-rab niya lang. Nawawala. Ay, natatakot ako kasi nagalaw-galaw pa siya. Kahit wala na siyang ulo, nagalaw pa rin siya para nalaban siya. Ay! You know, oh. See? Gumagalaw-galaw, oh. Oh, pintig-pintig pa siya, oh. Wala na. Yan. Nawawala yung lagkit niya. Hawakan mo. Pag nalagyan ng asin. So, ito yung pinakamalaki. So, pasensya na kayo, makalat. Makalat ang aking working place. Kasi gumagalaw-galaw siya. Ito yung ulo. Hindi ko isasama yung ulo. Kaya, yan. Ilinisan ko siya. Ito nga pala ay gagataan natin. So, yan. Plus, tapos hihiwain natin. Hiwain ko na siya kasi hindi na siya madulas. Kanina hindi siya mahawakan kasi nga madulas. So, eto, hindi na siya madulas kasi nalagyan natin ng asin. So, linisin ko lang to para malinis ang ating working area. So, eto na pala yung ating hito na nalinis ko na. Yan. Nilagyan ko siya ng asin, tapos lalagyan ko pa siya ng suka. Yan. Ay, kalabaw ka! Yan, natapon na si suka. So, ayan. Dalawang luto ang gagawin ko sa kanya. Magpiprito ako at saka maggagata. So, sa ating paggagata, gagamit tayo ng sibuyas, luya, tsaka bawang. At syempre, papaksiwi muna natin yung ating hito bago natin gataan. So, let's start cooking! So, ayun, nagpainit na ako ng kawali. Tao
Tapos dito sa kabila yung ating pagpipritohan. So dalawang luto ang ating gagawin. So hindi pa siya mainit. Papaksin muna natin yung ating hito. Ayan. Lagyan ako ng luya. Hindi pa mainit ang ating kawali. Ang ating mangkisa. Pinawisan ako sa akin pakikipaglaban sa mga hito na yan. First time ko siyang lutuin, guys. At first time ko rin maglinis ng hito. So, thank you sa nagbigay. Shout out kay Abby at kay Ami Alano. Thank you sa pagbigay ng hito. So, ayan. Lagay ko na rin yung bawang. Sibuyas. Yan. Antayin lang natin yan na maluto. Para lumabas yung katas. Ang aking palang gagamitin ditong suka ay yung aking binabad na may sili. Dahil gata ito. So, pwede na siguro yan. Lalagay na ako ng hika na. Ayan. Lalagay natin yung iba pipritohin natin yung bandang buntot. May ilang pareho ng pipritohin natin. More on ano tayo? Data. So, ayan. Isa-isa na lang natin para yung lasa niya napunta din sa yan. Mabilis lang ito maluto kasi isda lang ito eh. Dos! So, ito ang aking gagamitin sili, suka na panluto sa kanila para may anghang. Lagyan ko siya ng suka at sili. So guys, ang sekreto ni Ate Lan para hindi masira yung sili, ilagay nyo siya sa may suka. Ito nga palang nilagay ko dito sa suka ay apple cider kasi may sobrang apple cider. Ilagyan ko lang siya yan. Ang dami sili. Good luck sa kakain. Ginanahan ako maglagay ng sili. So, lagyan ko pa siya ng ibang brand ng suka. Yan. At lalagyan ko siya ng patis. Yan yung kanyang pampalasa. Tapos, ayan, at paminta. So, ayan. Hayaan muna natin siyang maluto sa suka bago natin ilagay yung gata. Yan, tatakpan natin siya para maluto yung isda. Ayan. So wait lang natin yan. So antay lang natin yung kumulo. So, ayan na, kulo na siya sa suka. Kumulo na siya. Ilalagay ko na yung gata. Wala akong gata, kaya yung nasa pack lang yung aking ginamit dyan. So, maglalagay ako ng dalawa. Ayan. So, yan. Tapos yung isa naman ay mainit na at magpiprito na ako. Okay.
So, ito na po yung ating ginataang hito. Papa, ano ko pa yung gusto ko kasi natutuyan siya sa gata. So, maya-maya. Tikman lang na muna natin. So, anong lasa na? Tara. Nag-start na siyang magmantika. So, ibig sabihin, yung mga nasa Tetra Pak ay pure gata. Kasi hindi magaganyan yan kapag hindi siya yung solid na gata. Ooh, malapit na yan. Kasi ayun, naglalapot-lapot na siya. So, babalik-balik na rin lang natin siya para yung gata. Lahat malagyan ng gata. Para pag natuyo. Mabilis lang ito maluto, mga sangkay. Kaso, yun sa akin, para natatagalan kasi nga gusto ko siya matuyuan. Kasi dalawa yung nilagay kong pack ng gata. So, kung kayo magluluto, depende sa inyo kung anong gusto nyo, mas maraming gata or onti lang ng gata. Pero kasi pag maraming gata, mas masarap, diba? So, ayan. Sarap! Hindi na siya, sabi nga nila, malapot-lapot. Hindi na siya malapot-lapot kasi nga, may nagsabi sa akin, lamasin daw ng asin. Ang sabi naman, lagyan ng suka. So, sinunod ko siya. Kaya, ayan. Diba? Ang ganda niya tingnan, oh. Hindi siya maanghang kasi hindi naman nakatiris yung ating sige. So, ayan na siya. Malapit na siyang maluto, mga sangkay. At yung aking piniprito, sa tingin ko, okay na siya. Sa tingin ko lang. So, papatayin ko na yung apoy ng aking piniprito at okay na siya. Himabuntot lang pala yung aking pinirito. Kasi gusto ko nga siya matikman sa prito at sa gata. Dami nilang sinabi na pwedeng lutuin dito sa hito na to. Pwede daw siya sinigang, pwede rin siya kahit ano. Kasi isda naman talaga siya, so pwede siya kahit ano. So, tatry ko siya yung prito at sa gata. So, tingnan mo ang aking gata. So creamy and so yummy yan. Wow! So, ito na po yung aking ginataang hito. At ditong hito. So, yan. Titikman na natin. So, ito na po yung aking hito in two version. So, meron tayong prito. Ay, kita ba? Yan, prito. At ang ginataan. So, yan. So, titikman na natin. Mainit-init pa. First time kong kumain ng hito. At lasa siyang tilapia. So dito naman tayo sa gata. Yan, paborito ko talaga ang ginataan. Lahat ng ginataan. So ayun to. Sarap. Para siyang tilapia din. Ganun yung kanyang lasa. So, ayun, sana ay inyong nagustuhan ng aking video sa aking pagluluto ng ginataang hito at pritong hito. So, thank you for watching and bye-bye! See you on my next vlog!
Matapang pa sa akin. Mahina na siya. Hindi mo lang sasalita sila. Basal palapad. Papumpiang. Ay, galbaw. Pataga na yung ginagawa mo eh. Ganun talaga. Jesus. Nakita mo sa palengke. Yan. Papumpiang. Yan, oh. Patay na yan? Patay na yan? Patay na, ayun. Testing niya, oh. Patay, oh. Hindi pa rin eh. Ayan, yeah, isang kalan pala. Ikakat ko na lang. Ikakat ko na lang siya. Mapagod na si Leo. Ano kasi? Paiprong kaya. Ano kasi? Puti yung damit ko. Gusto ko hawakan siya eh. Patayin mo muna, ilagay mo sa... Meron pang iba eh. Patay na yan? Hmm. Patay na siya, di ba? Di ba? Ang talaga madulas yan. Next. Isda yan. Ay, kalbaw. Sariwa, madulas talaga yan. Ang ingatan mo, huwag ka rin matusok niya, no? Ano? Yan, gusto ko ganyan. Ilang pali. Dalawa. Pinapawisan ako. Uy! Utan. Patakas ka pa? Sorry. Last na. Sorry po, ito pa naman yung pinakamalaki. Ay, first time ko tong nagkatay ng hito, tapos sabi, para mawala daw yung dakta-dakta niya. Pero ayoko isama yung ulo eh. Ang hirap ng ano, nagluluto na hindi mo nahahawakan. Ba't dito may face shield siya eh? Yan. Ba? Buhay pa rin daw yung kahit mahiba. Di naman. Kalat. Marder. Uy, bawal ata yun pa.